Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Sports Kona PH Interviews. Ang ating teacher sport sa gabing ito, kasama yung karate kanina, ay yung open water swimming. Kadalasan, nakikita natin ito sa mga triathlons, yung mahabang paglalangoy dun sa dagat. Pero, ang itong sport na ito ay separate from triathlon, open water swimming. And we have three members of the national team joining us for this interview para talakayin nga kung paano ito laruin, paano yung mga learnings and fundamentals na ginagamit ito, and of course, yung update sa kampanya nga ng ating mga open water swimmers sa last competition nga dun sa Indonesia, kung di ako nagkakamali, or Thailand pala, sorry. Thailand, last September. So, I would like to introduce to you ang ating mga members ng ating Philippine Open Water Swimming Team. Unahin natin si ang ating veterano, si Ron Jairus Villamor. Ron, magandang gabi. Hi, good evening po sa inyo lahat. And of course, meron tayong mga kasama natin na nandito sa Zoom session natin, si Joshua Del Rio. Joshua, good evening po. Hello, good evening. And lastly, si Anna Sanchez. Hello po, good evening po. First of all, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa ating invite at lalo na kay Joshua na nagpag-coordinate sa atin na ma-interview at mabigyan ng hype ang sport na open water swimming. And of course, para dagdagan pa yung exposure and opportunities ninyo sa ating mga kababayan na nagpapalo sa amin. First of all, ang aking unang tanong, kumusta na po kayo? Kumusta ang holiday season? And of course, afterwards, nakabalik na kayo sa training para mayabol ninyo ang inyong kondisyon ninyo for the next events na nakaschedule ninyo. Ron, ikaw muna. So, sa tingin ko lahat naman siguro ng athletes, pagdating ng December at saka January, talagang hindi nyo maiiwasan na kumain. Kaya, itong holiday namin na to talagang nag-gain weight kami. Hindi naman sa madaming nadagdag na weight, pero I'm gonna say yeah, I did gain a bit of weight, pero ngayon nagsistart na ulit kami ng training and talagang lalaban kami sa incoming na competition namin. Okay, si Anna naman, nakapag-gain ka na rin ng timbang right after the holidays, yung mga noche buena, saka medyo noche, ang dami yung kinain. Pero of course, kailangan magpapayat ng konti, magbawas ng timbang para naman isabak ka sa mga susunod na competition. Opo, actually, noong December, nag-gain din po talaga ako ng weight. Kasi hindi po talaga may iwasan na hindi kumain. And madami po kasing occasion na nangyari. Pero this January, parang sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko na talaga mag-focus. Kasi may upcoming po kaming competition sa February 2, which is sa Malaysia po. And parang sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko lahat ng mga kinain ko noong December, kailangan kong bawasan. And kailangan ko munang magpatanggal ng taba-taba. What about si Joshua? Same story sa kanilang dalawa? Ganun din ba sa iyo? Yes, so syempre, hindi naman natin maiiwasan yung game. Pero sabi nga nila na pagdating ng January, biglang nagkaroon ulit ng gala, balik tayo ulit sa training. Dahil para magiging ready din kami sa upcoming competitions for this year. Tsaka hindi naman gawin ka-off pag bumalik na ng competitions. Okay. Open water swimming, Ron. Ikaw yung magtatanong muna sa part na ito. Ang main difference ng open water swimming na compared sa usual swimming ay hindi yan ginagawa sa Olympic size, Olympic standard swimming pool, but ginagawa yan sa mga dagat, sa mga lawa, sa mga ilog. Can you summarize more about dito sa open water swimming na kaya pa rin natin mag-excel, lalo na yung mga naglalalungin natin na mailig sa pag-swim sa mga dagat. Paano nyo ito laro? So, ayun nga. So, for some swimmers talagang
maninibago sila sa open water swimming. Pero talagang ina-advise namin na i-try nyo kasi it's very different from pool swimming. So talagang nung first time ko mag-join ng mga open water events, talagang nakakapanibago, syempre nakakatakot. Pero talagang once you've swam sa ocean, talagang ma-realize nyo na ang ganda pala, madami kayong makikita mga isda, corals and everything. Lalo na pag nandito kayo sa Pilipinas, talagang ang dami nyong pwedeng langoyan ng mga dagat na talagang ma-amaze kayo sa mga nakikita nyo. And of course, Anna, it's a test of will, ika nga, kasi hindi ito conventional na swimming or pool swimming na ginagawa ninyo ng mga nakaraan. Kailangan maging full of confidence ka dahil of course maabang paglalaruan nyo, pag-alala nyo yung mga techniques of skills nito, tapos inaianda rin pati yung paghinga rin kasi maabang mismong larong ito, hindi katulad ng swimming na medyo maikli lang yung time period. For me naman po, there are times po talaga na nakakatakot lumangoy sa dagat, and iniisip ko lang the whole time is parang nagprepare ako the whole event. Hindi man siya obvious, pero nung buong 10K po na yon is sadyang parang palagi lang ako nagprepare na, Lord, i-guide mo ako kung tama ba tong path na dinadaanan ko. Kasi sa open water po, once na parang mali po yung masaitan nyo lang na island or sa mga parang mga bubong-bubong na kung ano man yan, magkakamali po kayo ng direction eh. And nakaka-consume po siya ng time. So, the whole time ko po na parang nag-open water na swimming, is yan, sabi ko na, Lord, protektahan niyo ako. And kayo po mag-lead ng way kung tama ba tong path na dinadaanan ko. So, yun po. All three of you, nag-umpisa kayo sa pool swimming. Kasi si Joshua, noong 2019, I remember, nag-gold ka doon sa Arapura Games. Si Ron, veterano na. Si Anna, medyo baguhan pa lang doon sa open water swimming. Pero from swimming, paano kayo napunta sa open water swimming naman? And of course, malaki ang bagay nga yung tulong ng usual training nyo sa pool upang maging anda physically, mentally, lalo na yung ating mga pag-ingan natin, kinakailangan to swim above oceans. Simulan natin kay Joshua, paano ka nag-umpisa sa open water? Siguro nag-umpisa ako sa open water dahil nung bata ako, mahilig talaga ako sa dagat. Tapos nung ano, as I grew up, parang na-realize ko hindi pala ako takot sa dagat. So pag nagtatagat kami, lumalaw ako ng malayo. So siguro doon nag-start yung spark ng ano, nagkaroon ako ng interest sa open water swimming. Tapos biglang nagkaroon ng opportunity na may qualifying for national team. So, tinry ko na lang para naman at ma-check ko kung kaya ko ba talaga. At na-try ko, nakaya ko naman. At kaya yun, na-incorporate ko na siya sa aking training. Sa, hindi lang sa school training, kasalan din yung training ko for open water and everything. Okay, si Ron naman, may experience ka ba na lumangoy dyan sa dagat before bago ka napunta sa pool swimming and of course yung humble beginnings mo? Sa akin naman po, actually hindi ko naisipan na mag-open water before. So ako talaga nagsimula ako sa pool and then gradually natuto akong maging distance swimmer. And then dun ako nag-start na mahilig sa mga long distance swims. And then from that, naisip ko na kasi nakikita ko yung mga triathlon events where they're swimming long distances na mas mahaba pa sa 1.5 kasi yun lang yung pinakamahaba na event sa pool swimming. So sabi ko, why not try? So nung first time ko mag-open water swim, parang natakot ako pero at the same time nag-enjoy din ako kasi hindi ko in-expect na ganun yung feeling, ganun yung mga yung paano lang yun yung mga event na ganun. Talagang nakakapanibago pero talagang masaya siya.
Okay, what about si Anna naman? Actually po, nung first time ko po nag-try ng open water was last year. Yun, tinay ko po yung opportunity na meron pong PSI clinic. Tinry ko po, actually nung 2019, gusto ko na po talagang i-try mag-open water since sa yung coach ko po sinasabi na parang meron nga open water swimming and ang benefit, ang magkaiba lang po is sa dagat ka lang lalangoy. And sinabi ko na parang, baka ito na yung way sa akin na mag-open ng mga opportunity, ng mga doors po. And then nung clinic po, tinry ko pong mag-sign up nung sa PSI po. And nagustuhan ko po siya and hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ako ng mga clinic, ganun po. And hanggang sa may tryouts po for national team and then tinry ko po mag-tryouts and nakuha naman po ako. And of course, so Ron, kadalasan nakikita natin ito sa triathlon. Yan yung unang parte ng isang triathlon race, yung swimming. Field goal form na rin na exercise para mapalakas yung agility, right? Endurance, to dive above water, to swim above waters. Paano nyo naasal nung sto yung mga techniques na ginagawa ninyo dito doon sa swimming? Ay napunta naman, parang transition ng process nito from swimming to OWS. Ron, ikaw na magsasagot. So, sa akin, ang similarities lang talaga ng open water swimming sa pool swimming is of course you're swimming in it, pero it's gonna be more easier if nasanay ka ng lumungoy ng mga long distance sa pool. And then when it comes to open water swimming, there's a lot of things that you still need to learn, yung pagsasight, on how to counter currents, at saka hindi same ng temperature lagi yung malalangoyan mo. Paiba-iba siya ng temperature and then maninibago ka talaga sa, especially when you're swimming 5Ks swim distances and above. Okay. Back then, meron kayong tryouts, tuloy kita ron, merong tryouts na isinagawa yung PSI. Luckily, kayo yun ang qualify. Can we take us back into it? Saan ito ginala? Ron, please. So, ginanap yung tryouts here in Mabini, Batangas. In which luckily I was placed second and then si Joshua yung nag first sa men and then Hannah was first sa women. Okay, before nitong December 11 event, meron kayo mga sinalihan na mga competitions, especially yung swim junkie sa Karamuan, including yung mga swimming meets, kasi si Joshua sumali din sa Ateneo for UAP, kung saan nag-champion nga doon sa men's division, while yung dalawa sa swim junkie. Si Anna muna, take us back doon sa inyong sinalian, yung swim junkie sa Kalabuan, kung saan nagsilbing itong tune-up para dito sa competition na yun. Actually po, nung competition sa Karamuan, meron din po siyang kasabay na PSI na competition, which is yung parang pinag po. And ang sabi ko sa papa ko na mas gusto kong lumangoy sa Karamuan para ma-expose na po yung 10K ko na swim and kung paano siya langoyin. And para maging para po masanay ako kung paano po langoyin yung 10K. Kasi nung sa tryouts po, 5K lang po yung nilangoy ko po noon eh. So parang sinasabi po talaga ni Coach Betsy and ni Ron na parang iba pa yung ma-feel mo kapag 10K na yung nilangoy mo. Kasi mas madami kang ma-encounter ng mga current and kung paano mo mabibuild and mapipace yung mga swims mo. Kaya yun po. Okay, let's go to Joshua kung saan nagsumali ka rin doon sa UAP. Ilan ba medals na nakuha ninyo doon sa UAP kung saan nag-deliver ka
pati yung mga teammates mo at nagdala sa inyo sa overall championship? Actually hindi ko na po maalala, pero yung contributions ko po sa team is tatlong goals tsaka isang bronze po. Yung tatlong goals, which is yung 400, 800 tsaka yung 1500 meter freestyle po. Siguro isa yun sa mga nakatulong sa amin kaya nakuha namin yung 7-peat championship namin for the men's division nung UAP. Okay. So, itong event na ito last December 12 sa Thailand, yung Ocean Man 10-kilometer Asian Championships kung saan naglaban-laban hindi lang mga Pinoy kundi yung mga counterparts natin sa Asia. Of course, usapan natin yung mga pag-aanda. Ano ba yung learnings na ginamit nyo sa training, conditioning? Pagdating ng Thailand meet, kayong tatlo, ready na kayo para sa exposure, sa experience. Tapos may ilan sa inyo, like si Anna o si Joshua, parang first time or second time na ma-experience na lumangoy sa 10 kilometers. Kasi usually may mga distances yung open water swimming. May 5 kilometers, 10 kilometers, so on so forth. Unlike kay Ron na medyo veterano na. Ron, ano ba yung mga nagamit niyo yung mga learnings dito? So, para dun sa Krabby race namin, so, dun kami nag continuous training namin sa Rizal Complex, which is located in Manila. And talagang non-stop training talaga siya kasi you really need to build your endurance for the 10K swim. And of course, talagang with the help of our coach, si Coach Betsy, she's currently our coach ngayon sa open water for the national team. And syempre, tinulungan niya kami. She studied the trajectories and the few other open water swimmers in those region na nilabanan namin for Krabby. Okay, so magbigay na tayo ng assessment sa inyong mga performance. Si Joshua, first place kayo. Si Ron, second place, first runner-up. Si Joshua, champion. Si Anna naman ay second runner-up o third place naman. Out of thousands of swimmers from more than 30 countries, 130 ata to be exact. Of course, siyempre, hindi natin makawala ko na assessment din niya sa nagdaang performance. So, siguro, unahin natin si Ron. Ang inyong assessment sa performance natin noong Ocean Man na Asian Championships? So, talagang masaya kami na nanalo kami, kaming tatlo, lalong podium kaming tatlo. Yun talaga yung gusto namin from the start na makapodium kaming tatlo. Which is lucky enough na talagang nanalo kami. Si Joshua nga, he's overall champion. Ako yung nag-second sa overall. And then Hannah, she's third overall. And talagang iba pa din yung pakiramdam na manalo dito sa Pilipinas and manalo from a different country kasi talagang doon masasabi nyo na masasabi niyo na yung pinaghirapan niyo ay talagang worth it. Worth it yung lahat ng paghihirap na at saka mga training na ginawa niyo. Okay, si Anna naman, yung assessment niyo sa performance? For me po, parang this race para siya naging eye-opener sa akin na parang mas ikip pa po yung experience. And actually nga po, nung open water, medyo nakaka-frustrate din po kasi yung parang first and second, parang hindi ko siya nakita na dumaan sa akin. And parang nung time na yun, parang I was like confident na like mauna ako, ganun. Pero parang dun ko na-realize na parang wag masyadong maging confident sa sarili kasi parang hindi mo alam kung ano pwede mangyari sa dagat eh. Kasi syempre malaki yung dagat and parang there are lots of opportunity na parang hindi mo talaga sila makikita. And yung race ko po sa Thailand is parang naging eye-opener po siya na parang mas kailangan ko pa po mag-train ng maigi and mas mabilib pa po yung endurance na kailangan ko po. And si Joshua, same question.
Siguro yung assessment ko, since yung ito yung first time ko lumangoy talaga ng 10K. Training wise, alam ko namang may train ako kasi yung Ocean Man Thailand was 2 weeks after UAAP lang. So may nasa condition pa ako noon, so alam kong kayang-kaya ko siya. Overall assessment, na nabigla lang ako kasi syempre yung first timer ng 10K. Hindi ko in-expect na ganun pala siya kahaba, pero in the end, yung training ko na ginawa throughout the year, yung mga techniques na natutunan ko throughout my career, nagamit ko naman siya, and siguro yun yung biggest factor kaya namin nakamit yung overall champion ko. Ron, ano masasabi niyo dahil sa pagkapanalo ninyo ng mga podium finishes, mas nabibigyan pansin ngayon ng open water swimming, especially sa grassroots, dahil yung mga bata natin kahit sa mga probinsya ang gagaling na umangoy, especially nasa Mindanao side, susubukan nila yung open water swimming kagaya nga ng swimming na marami tayong mga produkto na nanggaling dyan si na Chloe Isleta, Ina Sanchez, Jasmine Alcalde at marami pang iba. Why not subukan din natin yung open water swimming, especially on the grassroots side? So, we're very grateful for the support of open water swimming has now. This only started around 2019 under Miss Velasco and was unfortunately interrupted by the pandemic. So we hope other long distance swimmers see the encouragement we're receiving from PSI and PSC and explore open water swimming. So for now, syempre para sa amin, it's still a lonely training kasi tatatlo lang kami. But hopefully in a year or two, we'd like to see an open water team swim regularly. Okay, medyo lilinawin lang. Hindi ko kayo bibigyan ng pagkakataon na marinig yung standing nyo about sa current issues ngayon na tungkol nga sa PSI and of course yung bagong leadership, yung bagong NSA nga. Kasi baka alam natin, baka unprofessional ko nga itatanong sa inyo, alam natin yung mga atleta, ang talagang main focus nila, mindset is patuloy ang training at patuloy ang mga competitions. Pero let's focus on the good side naman kasi ang suporta na binibigay ng Philippine Swimming Incorporated under kay Ma'am Lani Velasco, shoutout nga pala kay Ma'am Lani. Siya po ay lagi kinukommunicate kahit alam natin na yung mga problema ngayon sa swimming right now. Na yan pa rin ang suporta niya sa inyo, lalo na sa national team. And of course, si Coach Betsy Medalla, na of course ang head coach niya ng OWS, napapansin din na from time to time na i-improve na kayo yung inyong skills, yung endurance, yung agility, and of course, maganda nga ang resulta nga dahil of course, sumabag kayo sa international competitions. Ano masasabi nyo dun sa support na binibigay ng PSI at kay Ma'am Betsy? Ron, first. So, hopefully PSC and PSI can support our participation in more open water events. Swimming 10K alone in the open water is not advisable. Talagang delikado din siya. So, but dito sa Pilipinas, there are organized 10Ks and longer swims na pwede mong salihan. Joining this, talagang it will add sa bucket mo na to explore not just the distance but different water conditions as well. Si Joshua naman, grateful ka ba sa suporta na binibigay ng PSI at ni Ma'am Betsy sa training at competition side? Syempre naman. Nabigyan ako ng opportunity na ma-showcase yung mga natutunan ko throughout my swimming career. Tapos na-explore ko pa sa open water na hindi lang pala yung pool swimming ang mayroon tayo. Kaya din pala natin na lumaban sa open water. At dahil doon, maraming salamat, especially sa PSI and kay Coach Vince. What about si Ana? Alam ko malaki ang pinagbago sa inyo magmula nung sumali ka na sa open water swimming. That is because kay Ma'am Betsy at sa, of course, sa top brass sa PSI na si Ma'am Lani.
Actually, gusto ko po magpasalamat sa PSI and kay Coach Betsy na tinutulungan po kami na ma-achieve po yung goals namin sa pagiging athlete and sa pagiging first po namin like sa mga competition. And gusto po magpasalamat dahil nagtitiwala po sila sa kung ano po merong kakayanahan kami. And sana ipagpatuloy po yung suporta na binibigay namin. And yun po, i-reassure po namin na palagi po namin gagawin yung best namin. And yun lang po. Okay, natuloy kita. Looking at the podium finish sa Thailand, pwede na kayo makipagsabayan ngayon sa iba pa mga Asian at World counterparts and sa mga susunod pang competitions. Is it a big boost pa sa program ninyo for the national team itong mga pagkapanalo nyo para mas lalo kayong madeterminado na makuha muli yung podium para sa bansa natin going into 2023? Opo. For me naman po, itong competition na po na ito is nakatulong po talaga sa amin na mag-engage po ng confidence sa sarili. And para kunyari po may mga pagkakamali po namin na nagawa nung meet na to, may chance po kami na maitama po sa next na meet and kung ano pong correction yung mga kailangan po namin gawin. And all I can say is that ito pong open water is more on exposure po talaga. And yun po, kailangan lang po talaga namin is more on competitions po and para po makuha po namin yung time po na inaay po namin. Okay, Ron, ano ba susunod para sa Open Water Swimming National Team? Mga competitions na nakalinya pero nakadepende sa desisyon ni Coach Betsy. So yung may sunod po kaming laban which is this February. It's going to be our first time to feel na to swim with a faster and a more elite group. Kasi talagang nandun lahat ng mga Southeast Asia na talagang pro level when it comes to open water swimming. So talagang makikita dun na yung hard work talaga namin, dun namin mapapakita na kung kulang pa ba o kung kailangan pa namin talagang paghasayan pa ng mas maigi yung training namin. Okay, last question. By the way, saan ito magaganap at kailan exactly? So it's starting January 31 hanggang February 5. Yun ang pagkakaalam ko po. At saka dun po siya gaganapin sa Malaysia. So, kumusta ang training sa ngayon? Tuloy-tuloy ba dyan sa Rizal? Yes po, tuloy-tuloy naman po ang training namin ngayon. Okay, last question before we end. Any memorable moment you want to cherish noong 2022? And ano ba yung nilook forward ninyo pagdating ng 2023? Sa inyo at sa OWS. Si Anna muna ang una, ladies first. Yung pinaka-memorable ko pong experience noong 2020 is nung nakapasok po ako for the national team. Simula bata pa po, dream ko na po talaga is ma-represent po yung country natin. And yun po, nabigyan po ako ng opportunity ngayon na ma-represent po ang ating bansa. And all I can say is that all for the glory of God. And I know naman po this coming 2023 is magiging productive and more competitions po ang mangyayari ngayon 2023 and more competitions po. So yun po. Praise God at natupad mo ang pangarap mo na makasuot ng national tricolor. Si Joshua naman. Siguro yung memorable moment ko nung 2022 was nung December, nung Oceanman Asian Championship. Kasi nga, given na ito yung unang 10K swim ko at nanalo pa ako, na-showcase ko yung lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng mga na-sacrifice ko nung nagtitraining ako, nung high school pa. And sa mga, what do I look forward? Siguro, sana mapalaganap pa natin yung open water swimming, especially na parang na-expose na tayo, especially dito sa ating region, sa Southeast Asian region. And sana maka-inspire kami ng mga younger generation na para maenganyo sila
sala ng open water swimming at sana lumaki din yung community namin. Si Ron? So ako, siguro noong 2022, I'm really grateful na ngayon I get to swim with a team. Although tatatlo pa lang kami ngayon, pero talagang iba pa din talaga yung saya na mararamdaman nyo when you're swimming with a group of people that you're really close to. And then, what I'm expecting for 2023, siguro with what's happening around FINA and PSI, we're actually not sure. But we hope that our training continues to be supported since we need to swim in the open water. It's more expensive than swimming in a pool. But we have to, of course, we have to travel. We have to book a boat for safety. Sometimes we have to stay overnight pag may mga races or training kami sa dagat since we have to start early. And we would like to train in other with other open water swimmers which are faster than us kasi talagang proven na talagang mas bibilis kayo when you're training with swimmers who are faster than you. And our coach hopes that we have the opportunity to train somewhere in the region of Australia where open water training is more common and robust. Well, praying for a good resolution nga. Kung sino man ang magiging NSA natin, kung PSA ba, of course, and the new NSA, sana may pagpatuloy pa rin ng suporta nila sa ating mga iba't ibang mga national teams when it comes sa aquatics, sa water polo, diving, swimming, open water swimming, and sana maging fruitful niya ang magiging kampanya, participation natin ng open water swimming. And of course, it's a big help na kinundak natin ang interview natin para mas lalo pa natin kilalanin ang ating open water swimming at yung tatlong kasama natin na nagbibigay ng karangalan sa bansa and resolusyon. Nandito po kami para sumuporta pa rin sa inyo, and kung meron kayong mga updates sa inyo, eh just feel free to message us, by the way. So bago kayo nag-guy ng ating huling statement, so mag-thumbs up na tayo and smile para sa ating regular picture. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. And for our final words, shoutouts at pasasalamat, Ana, ikaw muna. Ako po, gusto ko po magpasalamat muna kay God. Siyempre, kung wala po siya is hindi ko po mararating kung ano pong meron ako ngayon. And gusto ko po magpasalamat sa mga taong nagsusuporta po sa akin. Yung PSC po and si Ninong Bernie Ang po. And sa mga tao po na nagtitiwala sa akin, maraming salamat po sa prayers niyo po. And yun lang po. God bless po. God bless din sa inyo, Ana. And good luck po sa mga future competition. Si Joshua naman, it's your turn. Gusto ko lang magpasalamat una sa kay God, sa binigay niyang help sa akin and guidance. And of course, sa mga magulang na never-ending support. At syempre dun sa mga coaches na dinaanan ko and yung mga current coaches ko, salamat sa pagtiwala at salamat sa patience sa mga training, and yun lang po. Maraming salamat, Joshua, and stay strong and stay safe. At ingat po kayo dyan sa pagtitraining and study hard as well. Si Ron naman, ang iyong huling salita bago tayo mamahal. Siyempre, gusto kong magpasalamat sa parents ko na sobrang suporta sa akin when it comes to dito sa sport ko na open water swimming. Talagang bigay nila lahat when it comes to supporting me. And of course, gusto kong pasalamatan ang mga coaches ko, si Coach Betsy, si Coach Erwin Evangelista, siya yung coach ko dito sa Batangas. Siya yung tumutulong sa akin ngayon sa training ko. And of course, I am very grateful for PSI and PSC who supported us with all of our events, training, lahat talaga, talagang suporta sila.
And I'm very grateful sa teammates ko na talagang sobrang saya nilang kasama ngayon. Iba talaga. Shoutout din pala ako kay Dr. Mekki. Yung lagi ko nagko-comment sa aming page. Lagi niyang binabanggit yung open water swimming sa mga topics niya. Of course, yung environment-friendly na sport, itong open water swimming. At maaari natin ma-excel yung mga Pinoy. Si Dr. Mekki po yung dating chairman ng Philippine Sports Commission na of course is sa mga observers sa sports. And of course, salamat sa inyong magdalo sa ating succession. Sana, kung sino man na magiging NSA, of course, tuloy-tuloy pa rin ang suporta sa OWS. And of course, PSC, Chairman Bachman. May bago na tayong chairman. At ang pangako niya, sana magtuloy-tuloy yung training ng mga athletes in preparation for the competitions. Yung allowances, magtuloy-tuloy na rin yung pag-release nito monthly, pati na rin yung nutritional needs na rin na kailangan natin. And sana, ipagpatuloy nyo ang inyong pagsali sa mga international competitions like the exposure at tapos para sa pangarap nyo na magkakuha ulit na marami pa mga medalya para sa ating bayan. And of course, marami pa mga produkto na maaari nating isama o sa grassroots program natin na makadiscover man lang dyan sa mga iba't ibang mga dagat natin, yung ating mga kabataan natin na magagaling lumangoy, especially nga yung mga of course nasa Mindanao nga. So thank you so much sa inyo lahat, all the best and happy new year sa inyo. Bye bye, thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po, happy new year, ingat po. Thank you po.